tayo po ay dalangin ko na ang bawat isa sa atin ay nasa maayos na kalusugan, maayos na pangangatawan. At ngayong umaga, sama-sama tayo magpupuri, sama-sama tayo nga awit sa ating Panginoong Diyos. Here I am to worship, here I am to bow down.
to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Patuloy po tayong umawit, patuloy tayong magpuri sa Kanya, sa ating kalagitnaan, taas natin ang Kanyang dakilang pangalan. Yes, man. Thank you.
Ihanda po natin ang ating mga puso't isipan para sa salita ng Panginoon na ihahatid po sa atin ng ating pastor, Pastor Marlo Santos. Isang magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay unang linggo ng Oktubre. At sa Lunes, or bukas, ay pasukan na ng karamihan sa mga estudyante natin. At saktong-sakto dahil lang Oktubre ay panahon ng pag-appreciate sa mga guro. Alam naman natin na ang mga guro, napakalaki ng sacrifices. Maraming inuuwi ng mga trabaho, mga grades, mga pagtuturo. Maraming mga estudyante ang tinuturuan, mga paperworks. Tapos ngayon pa na merong pandemic, iba ang mode of education ngayon, online. Maraming nag-a-adjust, lahat nag-a-adjust. Maraming kailangang baguhin. Maraming mga sakripisyo, may risk sa pagbibigay ng mga modules pa lang, may risk of acquiring sickness and particularly acquiring COVID. At sa atin, hindi natin sinasawalang bahala ang kanilang mga sakripisyo. Sabi nga, maraming mga doktor, maraming mga engineer, maraming mga seaman, maraming mga nurses. Pero kung wala ang mga guro, ay wala rin sila. Dahil ang mga guro ang siyang nagturo, nagsakripisyo ng kanilang panahon at pagod para turuan ang kanilang mga estudyante para sa kanilang hinaharap. At syempre, kung usapang sakripisyo lang, ay gusto nating alalahanin din sa araw na ito ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. Na nung siya ay pinako sa krus, kinuha niya ang kaparusahan na dapat ay para sa atin. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan o naging makasalanan sa harap ng Diyos. Kinuha niya kasi yung ating kasalanan. At tayo naman ang mga hindi mabubuti ay nakuha natin somehow yung kabutihan ng Panginoon. Kumbaga nagkaroon ng great exchange. At yun ay ang sakripisyo ng Panginoon na gusto nating alalahanin sa mga oras na ito. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ng Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos siya magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Pasalamatan po natin ang Panginoon sa kanyang katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Salamat po Panginoon sa inyong sakripisyo. Bumaba kayo sa langit at nagpakatao. Nagkaroon kayo ng laman at buto para maging perpektong handog sa amin. Salamat Panginoon sa sakripisyo mo. Hindi namin ito matutumbasan kailanman. Hindi namin ito mapapantayan kailanman. Pero lubos-lubos po ang aming pagpapasalamat. Kasi kung hindi sa sakripisyo mo, ay wala po kaming kaligtasan. Salamat po sa iyong katawan. Kainin na po natin, mga kapatid.
Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, "Ang inumin ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalaala sa akin." Pasalamatan po natin ang Panginoong Hesus sa kanyang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa inyong dugo. Ang perpektong dugo na siyang nagbigay ng pagpapatawad sa amin. Na siyang naglinis sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong sakripisyo. Dahil kung walang pagbubo ng dugo, ay wala rin kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Salamat dahil sapat ito para sa amin. Hindi na namin kailangan dagdagan ang inyong ginawa kasi sapat na ito para sa amin. Marami pong salamat sa inyong dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Inumin na po natin, mga kapatid. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Lagi po nating aalalahanin ang sakripisyo ng ating Panginoon. Dahil kung hindi dahil dito, wala tayong kaligtasan. Lahat tayo ay mapaparusahan sa impyerno. Lahat tayo ay masasawi at lahat tayo ay walang pag-asa. Kaya salamat sa Panginoong Hesus dahil siya ang kaisa-isang daan, ang tanging daan papunta sa Ama. At salamat sa kanyang sakripisyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo. Hindi namin alam kung anong gagawin namin kung hindi ninyo sinakripisyo ang inyong buhay para sa amin. Salamat, Panginoon, sa biyaya. Salamat, Panginoon, kasi ikaw ang gumawa ng paraan para kami ay maligtas. Kasi hindi namin kaya, Panginoon. Walang may kakayanan sa amin na iligtas ang aming mga sarili. Kaya ikaw na ang gumawa ng paraan. At ipinadala mo ang iyong anak na si Jesus para maging kordero, perpektong kordero ng Diyos na nagliligtas sa amin. Na siyang magtatanggal ng kasalanan ng mundo. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa, patuloy na lumago kami sa aming pananampalataya sa inyo. Nawa, isapamuhay namin yung kaligtasan na meron kami. At kung sakaling hindi pa kami sigurado sa aming kaligtasan, Panginoon, kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Ipakilala mo ang iyong sarili. Ipakita mo, Panginoon, kung sino ka sa buhay nila. Na ikaw ang Diyos na lumalang sa lahat. Na ikaw ang Diyos na gumawa ng paraan para sa aming kaligtasan. Na ikaw ang Diyos na mabuti, maibigin, mabiyaya. At dahil doon, binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus para maging dakilang handog para sa aming mga kasalanan. Na siyang tumanggap ng buong parusa ninyo sa kasalanan, ng buong galit ninyo laban sa kasalanan. Imbis na kami ang tumanggap, siya na ang tumanggap. Kaya maraming salamat po, Panginoon.
Maraming maraming salamat, Panginoong Jesus, sa iyong sakripisyo. Salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. At welcome po sa EFCV Worship Service today. At nagagalak po ako na makasama kayo in spirit and in truth sa pagpuri, sa pagsamba sa Panginoon at sa pakikinig ng kanyang mga salita. Last Sunday po natapos natin ang series sa Psalm 23 at marami po tayong nalaman na pag-aralan tungkol sa karakter ng Panginoon bilang ating dakilang pastol. We have learned that the Lord provides for us. He provides nourishment, restoration, ways for holiness. He provides His presence, His healing, and many more. Ngayong nalaman natin ang mga kabutihan ng Panginoon sa atin, ano dapat ang maging tugon natin dito? How can we celebrate His goodness? Kaya tayo pong lahat ay magsitayo para sa pagbasa ng kanyang mga salita. Sabay-sabay po nating basahin ang Psalm 100 from the English Standard Version. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name. For the Lord is good. His steadfast love endures forever. And His faithfulness to all generations. Makaupo na po. Familiar po ba yung ating binasa? Madalas kasi itong binabasa bago ang mga celebration ng mga church anniversaries. O kaya binabasa ito as a call to worship bago magkantahan. Kaya in one way or another, malamang sa malamang, narinig na natin to, nabasa na natin ang Psalm 100. Tayo dito mismo sa church nung 6th anniversary yata, kung di ako nagkakamali, ay ginamit natin ito bilang scripture reading sa simula ng service. So familiar na po tayo rito. At madalas nga yan na ginagamit sa call to worship at sa mga anniversaries. At totoong napakaganda ng Psalm 100. Very simple and short, yet it calls us to action. Psalm 100 is the concluding psalm of the so-called Royal Psalms. Yung Royal Psalms po, ito po yung Psalm 93 hanggang 100. Yung mga Psalms na ito, they talk about the sovereign God, His kingship, His rule sa atin. It talks about His holiness and goodness and how should the people respond to these truths. At saktong-sakto po, no, dahil dito sa Pilipinas, ibang celebration kapag ikasandaan or 100. Kaya nga may mga 100, kaya nga may 100,000 para sa mga centenarians. Kasi iba yung celebration noon. Naalala ko nung 1998. Tama ba ako? 98. If I'm not mistaken, ika-100 year ng ating kalayaan. So, matindi ang celebration nun. Nung simula nung ideklara ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. So, sa atin, kahit sa Pilipinas, pagka 100, you know, very very celebratory ang ating ginagawa. It is a very special moment sa atin. And so, ganun din po dito sa Psalm 100. No? Very special ang Psalm 100.
Kaya ang tanong, ano-ano ang dapat nating maging tugon sa kabutihan ng Panginoon? Kaya pinamagatan po natin ang ating sermon for today, "The Lord is good." Now what? Responses and practices to the Lord's goodness. Kaya ang tanong, what should be our responses and practices to the Lord's goodness? Unang-una po, be joyful before the Lord. Be joyful before the Lord. Ayun po ay makikita natin sa verses 1 and 2. Ito po. Tanong. Pwede niyong sagutin sa isip ninyo or pwede niyong sagutin with your family. Habang nagkakantahan kanina sa ating praise and worship, kumakanta ka ba talaga? Nasa Lord ba ang focus mo? Ayan. Ayan yung unang dalawang tanong. Kumakanta ka ba? At nasa Lord ba ang focus mo? Pangatlong tanong, ano ang itsura mo kanina habang nagkakantahan tayo? Ano ang itsura mo habang nagkakantahan tayo? Una, ikaw kaya to, number one, kumakanta ka ng may expressions and gestures. Pumapalakpak ka, may pagtaas ka ng kamay, sumasayaw ka, or kahit umiindak-indak, may pasway-sway ng konti, or baka yumuyuko ka at nananalangin. Lumood ka rin ba bilang paggalang sa Lord? Ayun yung number one. Merong kumakanta at merong expressions and gestures. Pangalawa, kumakanta pero pabulong lang. O kaya binabasa lang ang lyrics. Ayan, pabulong lang. Gumagano-gano lang yung bibig. Ikaw ba yun? Or binabasa mo lang yung lyrics sa iyong paningin. Pangatlo, ikaw ay nanonood lang sa screen at naghihintay ng mga kaganapan. Wala lang, nanonood ka lang. Ano na ba mangyayari? Ayan. Number four, ito, mas malupit ng konti. Bukod sa nanonood ka lang, naghihintay ka rin ng mga maling lyrics. Alam mo yun, sa editing, baka may maling nailagay, or maling pagkanta, baka may pipiyok, may magsha-sharp, may magfa-flat, may mali ng pagpasok, or baka naghihintay ka ng mali sa pagtugtog ng mga instrumentalists. In short, nagpapakakritik ka. Ganun ka ba sa kantahan natin kanina? Number five, ito mas matindi pa. Habang nagkakantahan, palakad-lakad ka, patingala-tingala ka at lumilipad ang iyong isipan. Ikaw ba yun? Number six, ikaw kaya to? Nakikipagkwentuhan ka sa iba habang nagkakantahan. So hindi ka kumakanta, hindi ka nakafocus, nakikipagkwentuhan ka pa sa kasama mo. Or number seven, hindi kayo nanood ng kantahan, in-skip mo lang sa sermon. So, kantahan, ayoko ng kantahan. Doon na tayo sa sermon. Ganun ba ang ginawa mo? Alin ka sa pitong yun? Nagagalak po ba kayo na may kalayaan tayo na magkantahan para sa Panginoon? Na hindi natin kailangan magbulungan kasi bawal ang kumanta para sa Kanya? Dahil pinagbabawal ng bansa na magkantahan para sa Panginoon? Kung kayo nga ay nagagalak sa kalayaan natin na sumambo sa Panginoon, lalabas yan sa atin eh. Lalabas yan sa atin. Kung totoong nagagalak tayo sa Panginoon, hindi natin mapipigilan yan, i-express natin yan. Nakakita na po ba kayo ng nagiinuman? Marami pong videos sa Facebook at sa YouTube ng mga nagiinuman, especially sa mga probinsya, kapag medyo nalalasin na ng konti, may tama na, nag-iinglisya na yung mga yan. Nagyayabangan na yan, palupitan na ng lolo. Pagandahan na ng mga ibibida sa kwentuhan. Tapos, palupitan na yung kumanta at syempre, nagsasayawan na yung mga yan. Nakakita na ba kayo ng mga nagsasayawang
mga nagiinuman, yung mga lasing na. May nakita ako sa Facebook, talagang sumasayaw pa ng buduts, talagang sayawan talaga to, Damax. Kung ano-ano yung mga steps nila, hindi na maintindihan, sayawan lang sila ng sayawan. Oh, tapos yung ibang babae, mga nakatingin lang, siguro nag-aabang kung may magkapikunan sa mga lalaki, ay sila ang aawat. Pero kapag nakainom na, medyo may tama na, party-party na, inuman na, sayawan na, kantahan na, wala nang pake kung pangit ang step, basta mas weird na step, mas malupit. Bakit? Hindi nila ma-contain, hindi nila kayang hindi i-express ang kanilang nararamdaman at ang kanilang kasiyahan. Kapag party-party, masaya. Kantahan at sayawan, they express themselves. Kaya po sa ating mga Kristiyano, kapag tunay kang nagagalak sa Lord, hindi mo na yun mapipigilan. Dapat ilabas mo yan, kapatid. Kung talagang nagagalak ka sa Panginoon, makikita sa iyong expressions. Anong sabi nun sa verse 1 and 2? Make a joyful noise to the Lord all the earth. Come into His presence with singing. Napakaliwanag po. Bagamat utos ito sa atin, utos yun, di ba? Make a joyful noise to the Lord. Utos yun. Come into His presence with singing. Utos po yun. Pero bagamat ito ay utos sa atin, hindi ito magiging mabigat para sa atin. Magiging natural ito sa atin kasi kilala natin si Lord at nararanasan natin siya at ang kabutihan niya sa mga buhay natin. So kahit utos siya, pero kumbaga sa atin magaan. Bakit? Lalo na kung naranasan mo at nararanasan mo ang kabutihan ng Panginoon sa iyo. Right? Kaya nga sa atin, kantahan tayo. Kapag may mga gawain, nagkakantahan tayo. Nagpapalakpakan tayo. Umiindak tayo para sa Panginoon. Baka may mga tanong kayo sa isipan ninyo kagaya ng Pastor, hindi ba't sa puso nakatingin ng Panginoon? Opo, tama kayo doon, sa puso nakatingin ng Panginoon, pero nakatingin din siya sa pagpupuri natin sa Kanya. Kung hindi mahalaga na magkantahan, hindi mahalaga na sumayaw at mag-express ng ating mga sarili sa Panginoon, hindi na sana maisusulat yung sa Psalm 100. At sa 150 na Psalms sa Bible, napakarami dyan ang nag-i-invite, nag-uutos na kantahan ng Panginoon, na gamitin ang mga instruments. Bakit? Kasi mahalaga din yun sa Panginoon. Ang ayaw ng Lord, yung kumakanta ka sa Kanya pero malayo ang puso mo sa Kanya. Yun ang ayaw niya. Ang gusto niya, kinakantahan natin siya at malapit ang puso natin sa Kanya. Yun ang gusto ng Panginoon. Maliwanag po yung utos sa atin. Make a joyful noise to the Lord. Come into His presence with singing. Ibig sabihin, dapat naririnig. Malakas, hindi siya pabulong. No? Hindi siya, ano yung mga kantang, sumigaw sa galak. Tapos yung itsura mo, sumigaw sa galak. Ano yun? Sumigaw. Tapos, nakabulong ka, tapos sabi may galak, sumigaw sa galak, tapos para kang sinakluban ng langit at lupa. Hindi ganun. Of course, ibang kaso po yung mga nasa bansang ipinagbabawal ang Kristyanismo. Maiintindihan natin yun. They have to be careful. They have to be quiet. Pero sa atin po na may kalayaan na mag- express ng ating pananambahan sa Panginoon, ano ang dahilan para hindi kumanta? Ano ang dahilan para hindi kumanta? Hindi kailangan magsisigaw-sigaw ka, hindi kailangan magwala ka, na baka imbis na mabless ang iba, mawirduhan sila sa'yo. Hindi po ganun, ha? Hindi kailangan sumigaw at para kang magbaliw-baliwan dyan. Kundi yung sapat na marinig, i-express mo sa Panginoon, yung nilalaman ng puso mo, express mo sa Panginoon ang iyong kagalakan sa Kanyang kabutihan.
dapat kumanta tayo ng may kagalakan sa mga puso natin. Magkantahan tayo para sa Panginoon hanggat kaya natin. Meron pong isang matanda, hirap na po siyang magsalita at mahina na rin. Dumating ang pagkakataon na tuluyan na siyang nawala ng boses dahil nagkaroon siya ng cancer sa kanyang lalamunan. Isang linggo ng pagkabuhay or Resurrection Sunday, nakita ng apo niya na nag-aalaga sa kanya na yung lolo niya parang naiiyak. So, ibinigay nung apo yung papel at panulat kay lolo kasi yun ang means of communication na niya. So, isinulat ni lolo yung mga pangungusap na ito. Sabi niya, napakasaya ko sa umagang ito dahil kahit hindi ako nakakapagsalita, nagsusumigaw ang puso ko sa pagpupuri sa Diyos dahil buhay siya at mabuti siya. At ako'y nalulungkot na ang iba'y nakakapagsalita pa pero napakatahimik tungkol sa Diyos na mabuti sa mga buhay nila. Kaya mga kapatid, huwag po tayong padaig sa mga nagpa-party-party, sa mga masasaya sa kanilang mga party, sa mga nag-e-express ng kasiyahan nila. Yan, wala namang problema doon. Eh. Nagkakasiyahan, nagiinuman, sumasayaw sila, kumakanta sila, walang problema doon. Of course, huwag maglasing at huwag magwala. You know, kasiyahan yun eh. Pero sana tayo mga Kristiyano, huwag tayong padaig doon. Let's sing unto the Lord and let's express our joy before Him. Kung talagang nararanasan mo siya at kung talagang nagagala ka sa Panginoon, ilabas mo yung kapatid. Walang dahilan para itago yan. I-express mo sa Panginoon. Kaya kapag kantahan, kumanta tayo ng todo. No? Ilabas natin yung mga boses natin. Hindi kailangang ibulong. Kumanta tayo, pumalakpak tayo, itaas natin yung mga kamay natin, umindak-indak tayo para sa Panginoon. Mga kapatid, hindi po ito kompetisyon sa mga Kristiyano na napagalingang sumayaw o kumanta o mag-express. Okay? Hindi ito ganun. The point is, you should make a joyful noise unto the Lord and you should be singing in His presence. Utos sa atin yun eh. And of course, kapag masaya tayo, may kagalakan tayo sa Panginoon kasi nararanasan natin siya, yung utos na yan, hindi na siya magiging utos na mabigat, kundi magiging natural na response natin sa kabutihan ng Panginoon. Gawin mo ang best mo sa pagpupuri mo sa Lord. Huwag magtipid. Express yourself to God hanggat kaya mo pa, hanggat buhay ka pa. Basahin po natin yung sinulat ni Pablo sa Ephesians 5:18-19. Holman Christian Standard Bible. And don't get drunk with wine which leads to reckless actions. Ang sabi dito, huwag tayong magpakalasing kasi magbubunga lang ito ng hindi magandang mga pagkilos. No, pwedeng magwala at kung ano-ano na ang pwedeng magawa dahil lasing. But be filled by the Spirit. Mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Verse 19. Speaking to one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing and making music from your heart to the Lord. Kahit sa New Testament, maliwanag na ang mga mananampalataya ay inaatasan, inuutusan na magpuri sa Panginoon kasama ang mga kapatiran. No? Maliwanag sa New Testament na ang mga Kristiyano hindi dapat nagpapakalasing kasi ito'y magdudulot lamang ng paggawa ng masama. Sa halip, mapuspos tayo ng banal na Espiritu at makikita yun sa ating mga pamumuhay. Makikita rin yon sa ating pag-aawitan ng mga makalangit na kanta
na nag-uumapaw mula sa ating mga puso dahil sa kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Maliwanag din yan sa New Testament. Kaya nga hindi nawawala ang ating mga kantahan sa mga pagtitipon natin. Di ba? Bible study, may kantahan. Although sa online, medyo hirap tayo. Pero sa physical gathering, talaga may kantahan tayo. Sa online service natin, may kantahan tayo. Kasi it declares how good is God to us. We declare His holiness. At sa pamamagitan ng kanta, naibabahagi natin yung theology natin, naibabahagi natin yung response natin sa Panginoon. We sing before the King of Kings and the Lord of Lords because we experience His love and grace. At dahil mabuti ang Lord, paglingkuran natin siya. Utos din yan sa atin, mga kapatid. Ano sabi sa verse 2 ng Psalm 100? Serve the Lord with gladness. Tanong, optional ba sa mga mananampalataya ang paglingkuran ng Diyos? No! Hindi po option sa atin ang paglingkuran siya. Lalo na sa ating mga nakatanggap ng kaligtasan, inaasahan sa atin na tayo ay maglilingkod sa Diyos. Kasi naranasan natin ang pag-ibig niya at ang kaligtasan niya sa atin. Iniligtas na tayo ng Lord sa kaparusahan ng kasalanan na nararapat sa atin. Ang mga taong nakakaintindi nito, buong pusong maglilingkod sa Lord. Hindi dahil sa napipilitan siya, hindi dahil sa gusto niyang bayaran ang kaligtasan ng Panginoon sa kanya, kundi dahil gusto niyang paglingkuran ang Panginoon habang nabubuhay siya bilang pagpapasalamat at bilang natural na pagtugon sa kabutihan ng Panginoon, gugustuhin natin na paglingkuran siya. Kaya nga we should serve the Lord with gladness. Tanungin mo ang sarili mo, kapatid. Ito yung tanong mo sa sarili mo. Naglilingkod ba ako sa Panginoon? Sige, sagutin nyo. Naglilingkod ka ba sa Panginoon? Kung ang sagot mo ay hindi, ang tanong ko, bakit hindi? Kailan ka pa maglilingkod sa Kanya? Kung ang sagot mo naman ay oo, naglilingkod ko sa Kanya, may kagalakan ka ba sa paglilingkod sa Kanya? May kagalakan ba? Yung iba dahil malungkot sila o wala silang kasiyahan, ayaw nilang maglingkod. Kasi sabi nga naman, serve the Lord with gladness. Dahil wala daw silang kasiyahan, hindi sila maglilingkod. Hihintayin muna nila maging masaya sila bago sila maglingkod. Pero mga kapatid, iba ang kagalakan sa kasiyahan. Okay? Mas malalim ang kagalakan dahil ito'y nakabase sa kabutihan ng Diyos. Dahil alam mo mabuti siya, naranasan mo yung pagliligtas niya, nararanasan mo ang biyaya niya sa buhay mo, napatunayan mo na ng maraming beses sa buhay mo kung gaano siya kabuti, kung gaano siya kadakila, may kagalakan ka sa puso. Samantalang ang kasiyahan ay panandali ang emosyon lamang na nakabase sa pangkasalukuyang sitwasyon. Isa po, may boyfriend ka, or may asawa ka, may pinag-awayan kayo, na bad trip ka, hindi ka masaya ngayon. Ngayon. Kasi, again, ang kasiyahan ay nakabase lamang sa panandaliang or sa pangkasalukuyang sitwasyon. Ang kasiyahan ay panandaliang emosyon lamang. Pero yung kagalakan, ito ay mas malalim na emosyon na nakabase sa katotohanan ng Diyos ay mabuti. Hindi lamang ito nakabase sa pangkasalukuyang sitwasyon. Sa totoo lang mga kapatid, dapat lahat ng mananampalataya naglilingkod sa Kanya. Yung kasiyahan, susunod na lang yun habang tayo'y naglilingkod sa Lord. So dapat naglilingkod tayo. Whether masaya tayo o hindi. Kundi maglilingkod tayo kasi naranasan natin ang pagliligtas niya. Dahil meron tayong kagalakan sa puso. At dahil inaasahan tayo na maglilingkod sa Diyos. Service to God is not optional for a Christian who experienced His salvation and goodness.
Kaya nga mga kapatid, enter into church ministries. Marami pong ministries dito sa church, mga kapatid. Hindi tayo maubusan ng ministries. Marami kang pwedeng gawin para sa Panginoon within our local church. Serve the Lord in the workplace. Hindi lang sa loob ng church ang ministry. Ang ministry natin unang-una sa pamilya. At pwede rin po tayo mag-ministry sa workplace. Mag-minister tayo sa mga kasama natin sa work. Mag-minister tayo sa mga kaklase natin. Malawak po ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi lang po ito naka-confine sa local church or sa loob ng church building. Kundi ang paglilingkod po sa Panginoon ay malawak. Dapat sa buong buhay natin naglilingkod tayo sa Kanya kung nasaan man tayo naroroon. Kung sino man ang ating mga nakakasalamuha, gamitin natin ang pagkakataon na yon to serve God by sharing to them the gospel of salvation, by praying for them, by listening to them. Marami pong pagkakataon para paglingkuran ng ating Diyos na buhay. Sabi nga ni Howard Hendricks, God is not looking for more stars. He's looking for more servants. He is looking for more servants. Hindi pinag-uusapan dito, kapatid, kung sikat ka o makikilala ka dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon. Hindi yon. Ang pinag-uusapan, naglilingkod ka ba sa Kanya? Nagsisilbi ka ba para sa Panginoon? Of course, alam natin na yung ibang naglilingkod sa Panginoon, sumisikat. Wala namang problema sa pagsikat. Pero hindi yun requirement. No? Ang hiningi sa atin, maglingkod tayo sa Kanya, maging servant tayo ng Panginoon. Pangalawang response and practice na dapat na ginagawa natin dahil mabuti ang Panginoon, be submissive before God. Be submissive before God. Ayan po yung makikita natin sa verse 3. Sabi ron, know that the Lord, He is God. Know that the Lord is God. Know Him experientially and not just cognitively. Are you experiencing God? Do you know Him experientially? Dapat po nating itatak sa ating mga isipan na ang Panginoon ay ang Diyos. Hindi ikaw ang Diyos, hindi ako ang Diyos. Ang Panginoon natin, Siya ang Diyos. At dahil Siya ang Diyos, marapat lamang na magpasakop tayo sa Kanyang kalooban at paghahari. Siya dapat ang nasusunod sa mga buhay natin at hindi ang ating mga sarili. Siya yung Diyos eh. Tapos sumusunod tayo sa Kanya. Siya yung makapangyarihan, hindi po tayo. Siya ang may control, hindi po tayo. Kaya dapat pinagkakatiwalaan natin siya, mga kapatid. Especially sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Pagkatiwalaan natin ang Panginoon. Siya ang lumalang sa atin. Pumili sa atin at nagligtas sa atin. Dapat lang na siya ang itanyag natin sa ating mga buhay. We should live for His glory alone. Not for our glory, not for our fame, but for His glory alone. Anong sabi doon sa verse 3? It is He who made us and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Since God created us and chosen us, we must live according to His design, according to His purpose. Meron po ako napanood sa YouTube. Isang challenge po ito doon sa isang chef. Ang challenge sa kanya, magluto siya at ang gagamitin niya sa pagluluto ay plancha. Yun lang, hindi siya pwedeng gumamit ng stove, hindi siya pwedeng gumamit ng microwave oven. Ang pwede niya nang gamitin, plancha. At dahil magaling siya, you know, may mga naluto naman siya, pero nahirapan talaga siya. Bakit? Kasi ang plancha, hindi yan ginawa para sa pagluluto ng pagkain. Ang plancha, ginawa para sa damit. Para tanggalin ang gusot sa mga damit.
Ang oven at ang stove, ginawa para paglutuan. Yung kawali, yung kaserola, yung kaldero, ginawa yan para gamitin sa pagluluto. Ang remote control, ginamit or ginawa para sa TV. Right? Hindi po yan ginawa para ipanghiwa ng karne. Try nyong ipanghiwa ng karne yung remote control ng TV ninyo. Siguro isang linggo na, hindi mo pa nahihiwa yan. Bakit? Kasi remote control ginawa para sa TV. Ang ginawa para ipanghiwa ng karne, kutsilyo. Ang cellphone ginawa para sa komunikasyon. Hindi yan ginawa para maging plato sa pagkain natin. Nakita po natin? Ang mga bagay na ginagawa, may particular purpose yan. Hindi mo yan pwedeng gamitin para sa ibang purpose. And we, the people, are created to please and worship God. We are created to please Him and worship Him. That's our purpose in life. Hindi po tayo ginawa ng Diyos para magrebelde sa mga magulang natin. Hindi tayo ginawa ng Diyos para mambastos sa mga kababaihan. Hindi tayo ginawa ng Diyos para mangurakot o mangloko sa kapwa. Napanood ko or nabasa ko sa Facebook, yung isang lalaki na umorder ng laptop online para sa kanyang pag-aaral, imbis na laptop ang ibigay sa kanya, bato ang laman ng package. Di ba't panluloko yan sa kapwa? At hindi tayo ginawa ng Diyos para manloko ng kapwa. Hindi tayo ginawa ng Diyos para kalimutan siya at mamuhay sa paraang gusto natin na labag sa kanyang salita. Hindi tayo nung ginawa. Ginawa tayo para papurihan siya at para bigyan siya ng kaluguran. Yun ang purpose natin. Romans 11:36 King James Version. Ito pong sabi, "For of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen." Ginawa tayo ng Diyos para sa Kanyang kapurihan. Nabubuhay tayo dahil sa Kanyang kapangyarihan. At tayo po ay sa Kanya. Tayo po ay sa Kanya. You and I are made for His purpose and for the glory of His name. Don't settle for anything less. Ang isang buhay na hindi nagagawa ang purpose niya, nabigyan ng kaluguran ng Panginoon, napaglingkuran ng Panginoon, hindi mo nagagawa yung purpose kung bakit ka ginawa. You are made for His purpose. Don't settle for anything less. Don't settle for anything less. Ikatlo, be thankful before Him. Be thankful before Him. Ayun po sa verse 4. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name. Tanong po, sino po sa inyo ang nagpapasalamat kanina, ang nagpasalamat kanina sa Diyos pagkagising kasi buhay pa kayo at malakas pa kayo? Be honest. Sana hindi po tayo nag-Facebook agad na nakalimutan na natin magpasalamat sa Diyos. Sana hindi po. Madalas tinatagalog natin ang salitang blessing bilang pagpapala. Right? At tama naman yun. God is blessing us. Pinagpapala tayo, binibigyan tayo ng Diyos. Pero sabi nun sa verse 4, bless His name. Ngayon kung sa understanding natin, paano tayo magpapala sa Diyos? Eh sa pagkakaintindi nga natin, si God na nagbibigay ng pagpapala sa atin. Right? Siya ang nagbibigay sa atin, siya ang nagpapala sa atin. So how can we bless God? The word blessed means happy.
Kaya kapag sinabing bless His name, it means make Him happy. Paano natin mabibigyan ng kasiyahan ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Kanya. Kaya nga, magkarugtong, di ba? Give thanks to Him. Bless His name. Sa ibang salin po, ang nakasulat, give thanks to Him, praise His name. Again, purihin ang Kanyang pangalan dahil sa Kanyang kabutihan. At yan ay isang pagpapasalamat pa din, no? At ang pagpapasalamat ay isang paraan para purihin ang Panginoon. Sa Scotland po, merong isang minister. Ang pangalan po niya ay Alexander White. Lagi po siya nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang mga panalangin at sa kanyang mga preaching. Lagi siya nag-iisip ng may pagpapasalamat sa Panginoon. Isang Sunday morning, madilim yung paligid. Gloomy. Alam niyo yun, parang babagyo. May nagbabantang sama ng panahon. So nag-comment ang isang church member. Ang sabi niya, siguro wala nang ipagpapasalamat si minister ngayon. Ganito yung panahon eh. Parang babagyo. Siguro wala nang ipagpapasalamat si minister sa Lord. Pero sa kanilang pananambahan, sinimulan ni Alexander White ang service sa isang panalangin. At ang kanyang panalangin, ang unang-unang sentence na sinabi niya, "We thank Thee, O God, that it is not always like this. We thank Thee, O God, that it is not always like this." Mga kapatid, tama po yung sinabi niya. Hindi palaging bagyo. Kahit maraming bagyo ang dumaraan sa Pilipinas, hindi palaging masama ang panahon. Hindi palaging may bagyo, mas madalas pa rin ang pagsikat ng araw. Right? Naalala ko, mga ilang taon nang lumipas, natapos yung alphabet, letter Z. Bubalik pa sa A, B, C, D yata ang inabot yata ng letter D ulit para sa pagpapangalan sa bagyo. Kasi ganun karami yung bagyo na dumaan sa Pilipinas nung time na yon. Pero kahit ganun, makikita po natin, alam po natin, mas madalas pa rin na sumisikat ang araw kaysa sa daanan tayo ng bagyo. May katapusan din ang bagyo ng problema at pagsubok na kinaharap natin ngayon. Muling sisikat ang araw dahil mabuti ang Diyos. Kung ano man ang pinagdaraanan mo, kapatid, may katapusan yan. Hindi palaging malungkot, hindi palaging galit, hindi palaging affected. Kasama po natin ang Diyos. Muling sisikat ang araw. Magkakaroon ng rainbow. There's always a rainbow after the rain, ika nga. At marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos maging bukas ng ating mga mata sa Kanyang biyaya at pagpapala. Be joyful before the Lord. Be submissive before God. Be thankful before Him. Why? For the Lord is good. Ano pong sabi sa verse 5? For the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Mabuti po ang Panginoon, maibigin siya at tapat siya sa atin. Kahit may mga pagkakataong hindi nakikita ang pag-ibig sa atin, iniibig pa rin niya tayo. Kahit nagkukulang at nagkakasala tayo laban sa Kanya, tapat pa rin siya sa atin. Tapat siya nalinisin tayo at patawarin tayo mula sa ating mga pagkakasala. Kahit hindi tayo mabuti, kahit ang sitwasyon ay masama at nakakalungkot, nananatiling mabuti ang Panginoon. Napakaganda ng verse. His steadfast love endures forever. His faithfulness to all generations. The Lord is good. Mabuti ang Panginoon sa iyo at sa akin.
Kaya marapat lang na magalak tayo sa Kanya, magpasakop tayo sa Kanya, at magpasalamat tayo sa Kanya. At ngayon mga kapatid, gusto kong magkantahan tayo. Tayo tayo at kantahan natin ang Panginoon. At sana maibigay natin yung best na papuri natin para sa Kanya. Awit 100:1-2. Kayong mga tao sa buong mundo, sumigaw kayo ng may kadalangan sa Panginoon. Paglingkod ninyo ng may kadalangan ang Panginoon, lumapit kayo sa Kanya ng maawit sa buwa. Muli po natin awitan ang ating Panginoon. Salamatan natin siya sa Kanyang kaunian.
Let's continue in the spirit of prayer and in the spirit of worshiping God. Kausapin natin siya. Idulog natin sa kanya lahat ng ating mga nararanasan, ang ating mga kahilingan, ang ating mga hinaing. Kausapin natin ang Panginoon sa mga oras na ito. Let's have a moment of silence and let's pray to God. Tayo po ay patuloy na manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras na ito. Tunay na mabuti ka sa amin. Salamat dahil marami kang itinuturo sa amin, Panginoon. Nawa, ang buhay namin ay nagagamit namin para sa itinakda mong purpose. Nawa, tunay kaming sumasamba sa inyo. Tunay na nabibigyan namin kayo ng kaluguran at tunay na pinaglilingkuran namin kayo ng may kagalakan sa aming mga puso. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan at sa aming kasiyahan, sa aming kagalakan, Panginoon. Lalabas ito sa amin. Makikita kung paano kami magsalita, kung paano kami sumamba sa inyo, kung paano kami maglingkod sa inyo. Papuri sa inyo, Panginoon. Lord, I pray sa mga taong may sakit ngayon, pagalingin niyo po sila. Especially si Ate Lizelle na may COVID ngayon. Salamat po dahil unti-unti ay bumubuti po ang kanyang kalagayan. Ang panalangin po namin ay complete healing para sa kanya. Na sa kanyang paglabas ay papatotohanan niya ang kabutihan mo sa buhay niya at ang pagpapagaling mo sa kanya. Lord, ganun din, gamutin mo rin, Panginoon, ang bawat isa sa amin na may mga emotional pain or spiritual struggle sa mga panahon na ito. Hanggat buhay kami, Lord, may pag-asa. May pag-asa na mabago kami kasi ikaw ang magbabago sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakasala namin. At salamat kasi tapat ka. Napapatawarin at lilinisin kami sa aming mga pagkakasala. Basta ikukumpisal namin ito sa inyo at pagsisisihan namin ito, Panginoon. Provide for us, Lord. Alam niyo po ang sitwasyon ng bawat isa sa amin. Provide for our needs. You are our Jehovah Jireh. You are our provider. Maraming salamat po, Panginoon. At sa mga nalalayo po sa inyo sa mga oras na ito, kumilos po kayo. Malayang malaya kayong kumilos para magbalik loob kami sa inyo. Kung kinakailangang disiplinahin nyo kami, gawin ninyo para lang magbalik loob kami sa inyo. Maraming salamat, Lord, kasi gagawin mo ang lahat para sa inyong kapurihan at gagawin mong lahat para kami ay kumilala sa inyo to recognize your lordship in our lives. Maraming salamat po, Panginoon. And to each and every one of us, receive this prayer. Whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Amen.
Papalain po tayo ng Panginoon. At ingat-ingat po tayo palagi sa mga magbabalik school na bukas. Although online, galingan ninyo at pagpalain kayo ng Panginoon. At sa mga magtatrabaho po bukas, ay ingatan po kayo ng Panginoon. At nawa, maging reminder sa atin yung ating benediction na sa lahat ng ating sasabihin at gagawin ay gawin po natin para sa kapurihan ng Panginoong Jesus. At tayo palagi ay magpasalamat sa Diyos dahil sa ating mga natatanggap na pagpapala at dahil Siya ay mabuti sa ating mga buhay. Serve the Lord with gladness. Una-una sa inyong mga pamilya, pangalawa sa inyong mga trabaho at sa inyong eskwela. Gamitin niyo yung opportunity to share the gospel. Use every opportunity to pray for one another and maging mabuting testimony po tayo sa mga dapat na makakilala pa sa Panginoon. Ingat po tayong lahat. God bless us. At yan. Bye-bye po sa inyo.